Welcome back to my channel. This time ay isang makabuluhan na naman po ang ating ibabahagi sa inyo. Lalo na sa ating mga nagnanais mag-apply sa abroad o mga balik manggagawa natin. Panoorin niyo po ito hanggang dulo para magkaroon po kayo ng idea sa aking binahagi at kung gaano ito ka-importante sa ating mga OFW or Overseas Filipino Workers. First time mo bang mag-apply abroad or dati ka nang nagtatrabaho sa abroad at nais mong magbakasyon muna dito sa Pinas? Alam nyo ba na isa sa mga requirements ngayon bago tayo makaalis ng ating bansa para magtrabaho ay ang pag-register online ng ating mga dokumento. Kung paano at ano ang mga kailangan ay aking ibabahagi sa inyo steps by steps. Kung bago ka pa lang sa online e-registration ng ating mga dokumento, ay para sa iyo ang video na ito, aalamin natin isa-isa. Kung paano nga ba ang steps-by-steps procedures ng e-registration ng Department of Migrant Workers or DMW. The DMW e-registration process updated year 2023. How to register online steps by steps. Mga tamang paraan para sa e-registration, alamin. Before we begin sa topic natin, alamin po natin ano nga ba ang DMWO Department of Migrant Worker. The Department of Migrant Workers or DMWO ay isang executive department ng Philippine government na naatasang protektahan ang karapatan at kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers or OFW. Ang DMWO ay ang bagong FOEA na ngayon. Ito ay inilunsan para sa kapakanan ng ating mga OFW. Na maging ang kanilang mga benepisyo na nasa pangagasiwa ng OWA ay dito na din. Ito po ay isang mandatory requirements para sa mga magtatrabaho sa ibang bansa. Hindi po tayo makakaalis ng ating bansa hanggat wala po tayong filled up e-registration account at ang PIOS account na tinatawag. Sa ngayon ay i-discuss ko po muna ang steps-by-steps procedures ng e-registration ng account natin and next upload po natin naman ang PIOS account. Ano nga ba ang e-registration? Ang e-registration ay ang online pagrehistro ng isang OFW para sa pagkuha ng Overseas Employment Certificate or OEC. Isa ito sa requirements na kailangan nating i-complete. Ang e-registration ay makikita sa DMW website www.gov.ph kung through direct hire ka. Need mo magbigay ng kopya ng e-registration sa Phase 2 na proseso ng direct hire. Makikita niyo po dito ang steps-by-steps process ng ating e-registration. Iisa-isahin po natin ang lahat ng ito para mas maintindihan po natin. Start na po tayo sa steps-by-steps procedure sa pag-register ng ating account. Punta po tayo sa Google Chrome at i-type natin ang dmw.gov.ph. Second, hanapin po natin ang online services
Just scroll down then click lang po natin. Third, once na-click na natin ang online services, makikita po natin ang mga services na need natin puntahan. At isa na dito ang e-registration at ang POS. Since magre-register lang po muna tayo, click the e-registration. Click lang po natin ang Let's Go. Kung wala pa tayong account, just click register. Seven. Basahin lang po natin ang mga terms and agreement ni DMW then click accept. Basahin po natin ang mga paalaala para hindi po tayo magkamali. Dahil mahihirapan po tayo balikan if ever ito ay maisubmit na natin. And yet may errors o mali sa ginawa po natin, dapat ay tali sa ating passport details ang ilalagay po natin sa registration. At make sure din po na active email address ang ating ilalagay dahil ito ang magiging account na natin at dito rin isesend ang temporary password natin. Kung may mali at walang email na lumabas, gawan agad natin ng ticket sa help desk. Nine. Fill up lang ng mga details na hinihingi tulad ng pangalan, gender, email address, at birthday. Then click register. Ten. Once okay na, magbibigay ng confirmation si app para ma-double check natin ang mga details if correct before natin isubmit. Kung may correction, pwede pa natin ito baguhin before natin ay confirm, then click yes. 10. Open po natin ang ating email para sa confirmation reply ni TMBW. Para sa activation link at temporary password para sa ating e-registration account, just copy the temporary password para sa login account, then click here. 12. Punta po tayo sa login portion, ilagay po natin ang email address na ni-register natin at ang temporary password na binigay ni email. Once nakapag-login na tayo, need natin mag-assign ng sarili nating password para sa privacy account natin. 13. Once makapasok na tayo sa login portion ito ang makikita agad natin, ang ating dashboard account, click close lang natin yung nakapop up sa screen. 14. Attach po natin ang ating profile picture at ang ating passport na may picture po natin. Makikita po natin dito ang mga menu na kailangan nating fill-upan. Makikita din natin ang ating e-registration number. Importante po yan para sa pag-register natin ng POS account. 'Yung kita niyo po sa inyong dashboard menu ang iba't ibang kategori kung saan need natin itong fill-upan. Una na rito ang profile.
Fill-upan lang natin yung iba na wala pang details since nakapag-fill up na tayo kanina before tayo mag-register. Just make sure dapat lahat ay filled up or if may junior o Maria ka, need mo siya lagyan. If wala, just leave it blank. Sa profile details, dito natin ilalagay ang ating IDIS or identification details tulad ng ating passport, UMID, driver's licenses at iba pa. Then next po natin ang ating family details o ang ating primary beneficiaries tulad ng ating mga anak, asawa o ng ating magulang. Then the next menu is yung ating education background. Dito po natin ilalagay ang ating previous education kung college graduate o vocational o either undergraduate. Piliin lang natin ang school natin at ang course na natapos natin, then save. After education, ang next menu naman is yung ating certificates. If ever may mga certificates po tayo na nag-gather during our school days or during our working experience before, ilalagay po natin dito kasama ng certificate number o yung serial number. The next menu naman natin is ang training at ang languages. Dito natin ilalagay ang mga trainings na na-acquire natin before. Then yung mga languages na alam natin tulad ng Tagalog, Bisaya, Kapampangan, English, Chinese o Arab. Then the next step is yung work preferences natin. Dito, ilalagay natin kung anong job positions ang nais natin applyan sa abroad. May first choice, second choice at third choice tayo if ever. Click lang if land-based o sea-based ang preferred workplace natin. Piliin mo lang ang industry kung saan ka i-assign or nais mong mapasukan. If ito ba ay sa farming, industrial, construction, manufacturing and others, then pwede rin natin pumili ng preferred country na gusto natin mag-work. Then ang next step natin is ang ating work experiences. Dito po natin ilagay ang lahat ng ating mga work experiences, kung kailan nag-start at kailan nag-resign and the position including the employer's name. Then click save. Ang susunod po natin na menu ay ang ating mga documents. Dito po natin ilalagay ang ating mga NBI clearance, police clearance, PIOS at PICOS, medical certificate, at iba pa para sa ating pag-apply paalis ng bansa. Then ang last menu natin ay ang ating resume. Ito na ang kabuuan ng ating finilapan simula sa profile, education, certificates at trainings hanggang sa ating work preferences at work experiences. Makikita po natin dito lahat ng details ng ating ginawa kasama ng ating profile picture. Need natin itong isave sa ating cellphone or sa desktop para sa ating backup copy. At i-print po natin dahil ito ang kakailanganin natin para ma-submit sa TMW once tayo ay papuntahin na for evaluation. Process.
paalaala lamang po, just make sure nakabisado po natin o alam natin ang mga sumusunod para hindi po tayo mahirapan. Una na dito ang ating active email address, ang ating DM, W username at password. At lastly, ang ating e-registration account number, importante na alam po natin ang ating mga account para sa mga future processing natin at sa pagkuha natin ng OAC certificate. Isa rin to sa mga requirements para makapag-register din tayo sa POS account. That's it! Sana po ay nakatulong ang aking ibinahagi sa inyo, lalo na po sa mga first-timer pa lamang na mag-apply sa abroad maging ang ating mga balik magagawa. Hindi lang yan, pwede rin natin makita ang mga latest update ng mga jobs na ino-offer ng ating government-to-government hiring. Malaking bagay po ito kahit mabusisi. Dahil madali po tayo mapoprotektahan ng ating gobyerno at mapapangalagaan nila ang karapatan natin bilang mga OFW. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo isang empleyado ng DMW o ng alinmang ahensya ng gobyerno. Binahagi ko po ito para makatulong po sa lahat based na rin sa aking kaalaman, karanasan at maigting na pagsasaliksik ng mga impormasyon patungkol sa ating mga OFW. Marami pong salamat, patuloy niyo po akong suportahan. Subscribe, like and share na din po sa ating mga kaanak para makatulong din po sa iba. And please click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang mga videos upload para po sa inyo. God bless everyone.